At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Naantok na ako, Pining. Wala pa ba yung inutusan mong pumunta sa bahay nila, Darwina? Wala nga eh. Huwag kang mag-ala. Siguro, parating na yun. Ha? Bakit? Sino bang pumunta sa bahay nila, Aling Bebang? Sabi ni Benito, si Ambring daw. Kaya hintayin natin. Mas mabilis si Ambring na kumilos eh. O sige, hintayin natin. Basta, hindi tayo uuwi hanggat hindi natapos yung trabaho natin sa gabing ito. Oo, Veronica. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita iiwanan. Oh, ayan. May tumatawag sa'yo. Ha? Naku. Baka si Rudolph. Ito ah. Sasagutin ko kaagad. Pero hindi ko ipapalata kay Veronica. Ha? Si Aling Bebang pala. Kala ko si Rudolph. Ah, hello, Aling Bebang. Bakit? Pineng, tulungan ninyo ako. Isugod natin sa ospital si Ambring. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Ambring? Ano? Nahambalos ko ng batuta na dala-dala niya. Ano? Bakit mo naman hinambalos ng batuta, Aling Bebang? Ang mabuti pa, mamaya ko na lang ipaliwanag kung bakit. Tulungan ninyo lang ako. Isugod natin sa ospital, baka mamatay na. Ha? Ah, sige. Hintayin mo kami dyan. Bye! Oh, Pining, sino yung kausap mo? At anong sinabi? Naku, Veronica, may malaki tayong problema. Si Aling Bebang, napukpok daw ng batuta si Ambring at kailangan maisugod sa ospital ngayon din. Ano? Patay! Eh, Bebang, ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo hinambalos ng batuta si Ambring? Kasi, Kap, ganito ang nangyari. Eh, sige. Limang beses nang pumunta si Boy dito sa bahay. Ininis niya ako. Sabi niya, bibili siya ng serbesa. Eh, sabi ko, wala na kaming panindang serbesa. Eh, tapos, balik nang balik. Nainis ako talaga. Sabi ko sa isip-isip ko, kapag babalik pa ito kako, tatanyakan ko na, sabi ko. Eh tapos, inaantok na talaga ako. Tapos may kumatok na naman. Kaya pagbukas ko ng pinto, tinanyakan ko kaagad. At nakita kong may nalaglag na batuta. Ipinukpok ko sa kanya yun, Kap. Yun pala, si Ambring. Eh, Kap, tulungan mo naman ako. Hindi ko sinasadyang pagkapatay ko kay Ambring. Ay, tama na yan, Bebang. Tama na. Huwag kang mag-alala. Nag-message na sina Pineng at Veronica. Bumalik na raw ang malay ni Ambring. Buhay siya. Ha! Ay, salamat kung ganun. Maraming salamat sa iyo, Kap. Maraming salamat. Nakasumakap sa akin. Damang-dama ko ang kwan, paglapat ng dibdib sa akin. Ang bango niya. Matutokso na ako. Matutokso na ako sa akin. Kapitan! Kagawad gusteng! Naka, mabuti at dumating siya. Kamuntik na akong matukso na naman sa bibang na ito. Kagawad gusteng, anong balita? Kap! Tumawag sa akin si Veronica. Sabi niya, ligtas na raw si Ambring. Pare, ano yung sasabihin mo sa akin, ha? Pare Asyong,
kailangan na buumurin tayo ng tema. Dahil kung pababayaan lang natin sila, susuluwin nila ang mga papremyo. Dahil ang dami palang mga matataas na opisyal ang magdudonate. Katulad ni Konsehal Piping Marciliano, magdudunit pala siya ng 40,000 pesos. At si Board Member Domingo Sabado, 60,000 pesos din. Ang lalaki pala ng mga donasyon nila, pare. Oo, pare. Sa dalawang opisyal pa lang, 100,000 na. Yung iba pa, hindi pa nagbibigay. Nako, malaki ang maibubulsa na naman ni Karyong kung pababayaan na lang natin sila. Kaya kailangan bumuna rin tayo ng ating team para para masira ang plano nila. Ang daming palaro ang nakalista, pare. May larong lahi pa. Mga lumang laro yon, pare. Kailangan na makinabang din tayo, pare. Sayang kung maibubulsa ang lahat ni Karyong ang pera. Tama, pare. Tama. Maganda yung naisipan mo. Sige, bumuo din tayo ng team. At pangangalanan nating Heatwave. Veronica, anong ingay yon? Ewan ko. Pakitignan mo nga, dahil may ginagawa pa ako dito sa computer. Oh, sige, sandali lang. Ha? Sila kagawad Asyong at kagawad Adong. May mga kasama silang nag-i-ehersisyo. Ano? Nag-i-ehersisyo sila? Bakit kaya naisipan nilang mag-exercise, ano? Ewan. Ano naman kaya ang binabalak ng dalawang pasaway na kagawad na yan? Ha? Nagri-ring ang cellphone mo. Baka si Adonis yan. Ha? Baka si Rudolph ito. Lalayo ko kay Veronica. Baka marinig yung pag-usapan namin. Titingnan ko kung sino itong tumatawag. Ha? Si Aling Bibang pala? Kala ko si Rudolph na. Hello, Aling Bibang. Bakit ka tumawag? Pinig! Idagdag ninyo sa listahan ng mga maglalaro ang team nila kagawad Asyong at kagawad Adong. Ano? Hahabol sila? Oo, kaya idagdag na ninyo sila. Ang pangalan ng team nila, Heatwave Team! Anong sinabi mo, Veronica? Bumunang team sila kagawad Asyong at kagawad Adong. Opo, Kap. At may pasaring pa sila. Nakakainis nga eh. Pasaring? Anong pasaring na naman yan? Sabi nila, hindi nyo man lang daw ipinaalam sa kanila na may magaganap na palaro sa barangay. Paanong ipapaalam sa kanila? Manggugulo lang ang mga yun eh. Puro tuto lang sinasabi nila. Wala na akong ginagawang maganda sa kanila eh. Puro mali ang ginagawa ka. Oo nga po eh. At sabi pa nila ha, sinadya nyo raw na hindi ipaalam sa kanila dahil plano mo raw ibulsa ang binibigay na donasyon ng mga opisyal. Ano? Sinabi nila yan, Veronica? Opo, Kap! Masyado ka raw kurap. At sinabi pang manyakis ka raw. Ano? Sinabi niya, mapapatay ko ang mga yun, mapapatay ka. Walang katotohanan yung sinabi nila. Bakit?
May manyagis ba ako, Veronica? Eh, hindi naman, Kap. Kaya lang, talagang mahilig ka lang sa chicks. Wala kang pinipili. Bata man o matandang makunat na tulad ni Aling Bebang, eh, pinatulad mo. Veronica, huwag mo nang sabihin yan. Alam mo naman, hindi totoo yan eh. Ano hindi totoo? Hindi mo ba alam na siya ang pinagseselosan ko ngayon? He? Dahil kapag nandito, lagi kayong naliligaw ng landas. O hindi ba, Kap? Huwag kang maingay. Huwag kang mag-alala. Mamaya, lalabas tayo para maalis na yung pagsisilos mo. Hindi ako naniniwala. Baka si Aling Bebang ang isasama mo at iiwanan mo na ako. Hindi, promise. Huwag ka nang ganyan. Huwag na natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa, mag-message ka sa lahat ng kagawan at pati mga komite ng mga palaro. Sabihin mo na may meeting mamayang alas 4 ng hapon at doon sa bahay ni Kagawad Gusteng. Sige, Kap, ha? Yung promise mo. Huwag mo akong iiwanan. O sige, Kap, ora mismo. Wow, ang siksi talaga ni Veronica. Pero iba si Bibang eh. Kahit matanda na, kwan, litaw pa rin ang kagandahan. Pare, nasa lubong ko sila Boy Sibuyas at si Bunjing. Nag-i-irsisyo sila. Ay, oo, pare. Kailangan na makapagsanay silang mabuti para manalo ang team natin. Dahil si Boy ang isasabak natin sa bunog braso. Oh, at si Bunjing naman sa pabilisan pagkain. O kaya inumin. Oh. Dalawa ang sasalihang sports ni Boy, pare. Ano ang isa bukod sa bunong braso? Hey, ilalabod din natin siya sa UFC, Ultimate Fighting Championship. Ah? At ang makakalaban niya ay si Ambre. Ano? makakatulong ako dyan, pare. Ako ang magkuko sa kanya. Ay, sige, pare. Ikaw bala. Basta siguraduhin mo lang. Natatauli niya si Ambreng, ha? At may isang sports akong naisip, pare. Kailangang maidagdag ito. Ano yun, pare? Sumo. Ha? At si Karyong, ang hahamunin ko. Para kaming dalawa naman ang maglalaban. At sisiguraduhin ko, natatalunin ko siya. Sige, pare. Idagdag na natin ng is-ipsi. Si. Ha? At si Kagawad Gusting naman ang hahamunin ko. Ano yung SFC, pare, na sinasabi mo? Kwan yun, pare. Sampalan yun. Ha? Is-ipsi o Peace is Lapping Championship. At titiyakin ko nga, mababali ang baba ni Kagawad Gusteng, ha? Veron, nakita kong galing sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong dito. Anong ginagawa nila? Hinahanap nila si Kapitan Pining. Ha? Bakit nila hinahanap? Hihingi na sila ng allowance para sa mga kasama niya sa team? Hindi. Wala naman silang sinabi na hihingi sila eh. Ha? Anong sadya nila? Anong sinabi nila sa iyo? Sabi sa akin, magdadagdaw pa raw ng dalawang sports para lalong masaya daw ang mga kabarangay natin.
at mawawala ang pangamba nila sa heat wave. Ha? Ano namang sport ang ipinadadagdag nila? Eh, ang sabi sa akin, yung UFC o yung Ultimate Fighting Championship daw o yung SFC o yung face slapping. Hinahamon niya si Kapitan sa UFC, samantalang si Kagawad Adong, SFC naman daw, at Kagawad Gusting ang hinahamon niya. Ano? Sa palagay mo, papayag din kaya si Kapitan? Di ko nga alam eh. Eh, kanina ko pa siya tinatawagan. Ayaw naman niyang sagutin ang cellphone niya. Nako, kailangan malaman niya kaagad yan para makapaghanda. Oo, hindi ko siya titigilang tawagan para malaman niya ang pinagsasabi ni Kagawad Asyong. Sandali ah, susubukan ko siyang tawagan uli. Oh, ano? Nagri-ring na ba? Naku, talagang wala. Naka-off yata ang cellphone niya eh. Ang mabuti pa, utusan natin sila Ambring at Benito para hanapin si Kapitan. At sasabihin natin na tumawag siya sa akin dahil may mahalaga akong sasabihin sa kanya. Tama. Sige, ako na lang ang tatawag sa kanila. Ambring! Benito! Hanapin ninyo nga si Kapitan at sabihin ninyo na tumawag siya kay Veronica dahil may mahalaga siyang sasabihin. Dalian ninyo! Saan kaya ang kapitan na yun? Di kaya magkasama na naman silang dalawa ni Aling Bebang? Sana, nagkakamali ako sa hinala ko. Kundi, magkakasakit na naman ako. Ah, Veronica! Umalis na sina Benito at Ambring. Hanapin nila si Kapitan. Nakakainis talaga si Kapitan. Kapag tinatawagan ko siya, ang tagal bago sumagot. Ah, ha? May tumatawag sa cellphone mo. Baka si Kapitan yan. Ah, ha? Siya nga. Sandali, Pining ha. Sasagutin ko. Pagagalitan ko talaga ang matandang to eh. Ang tagal-tagal niyang sagutin ang phone niya. Hello, honey! Ah, Kapitan! Bakit naman ang hirap mong makontak, ha? Oh, bakit hindi ka sumagot? Nakakainis ka talaga. Kung hindi lang kita mahal. Hindi ko na sasagutin ang tawag mo. Huli ka, malandring babae! Tinawag mong hanya si Kalyong. Hindi ka na makapagsisinungaling ngayon. Aaling po niya? Ikaw? Patay. Oh, anong sabi ni Kapitan? Piling patay. Hindi si Kapitan yung nakausap ko, kundi si Aaling po niya. Ano? Naku, di narinig niya yung sinabi mo? Oo, talagang narinig niya. Naku, Pining, malaking problema na naman to. Aawayin na naman ako ng pangit na matandang yun. Pare, sa palagay mo ba tatalunin pa kaya nila Kalyong ang team natin? Oo, mahirapan sila, pare. Parang nakikita ko na ang mangyayari. Mahakot nating lahat ang premyo. Bakit mo naman nasabi yan, pare? Nako, wala akong nakikita nga nagsasanay sa Team High Blood. Akala nila siguro kayang-kaya nilang Team Heat Wave. Kaya hindi na sila nagsasanay. Oo. Nasaan na yung coach mo sa UFC, pare? Ay, nagpapahinga sandali. Ah, tuturuan niya ako ngayon ng ibang estilo ng atake. Ako rin, pare. Nire-review ko lang ang galaw ni Iis dito sa Kwan Is Ipsi. Alam mo, pare,
Hindi sa pagyayabang kasali ako noon sa saman ng Pilipino isipsi. Hindi mo na itatanong pari The First National Organization for ISIPSI is the National ISIPSI Association na ba the Philippines. Kasama ako, pare. Hindi nila alam iyan. Hey, no. Matibay ka pala, pare. Oo. At alam mo, pare, hindi sa pagmamayabang din. Oo. Ay, nakalaro ko na si Edward Landslide Pulayang. Oo. Ay, nako. Bilib na bilib sa akin yun, si Honorario Darak Banario. Kinala mo yun? Pare, nakalaro ko na mga yan. Mas mayabang ka pala. Ay, ang ibig kong sabihin, mas magaling ka pala. Ay, nako, oo naman pare. Ah, kinala mo sila Mark Ediva at si Eric the Natural Kelly. Nako, bilib na bilib din sa akin yung balay. Dahil mabilis daw ka. Tignan mo ang sipang ito, pare. Tignan mo, ha? Ang bilis ko, pare. Tignan mo. Oops! Ha? Tinamaan ng itlog ko. Nabasag ko yata ang itlog mo, pare. Napisa! Kaya ang mangyayari kay Kagawad Adong, mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!